Buti naman kung ganun. Nakakasundo tayo. So ito na lang, ha? Sasagutin ko yung tanong. Bakit ang mga Muslim hindi kumakain ng baboy? Ang sagot, sino po Roman Catholic dito? Tas kamay. Si tita, si auntie, si ate kasi teacher to, di ba? Teacher ka di ba? Paano ko nalaman, teacher ka? Alam ko, teacher ka di ba? So, Roman Catholic ka ayun. Sa Roman Catholic, ang tanong, bakit ka kumakain ng baboy? Kumakain ka ng baboy, te. Ba't ka kumakain ng baboy? O, syempre, masarap, di ba? Masarap kaya yun. Pero may kasabihan kasi, ang lahat daw ng bawal ay masarap. Sarap na lahat ng bawal ay masarap. Baka nga bawal talaga yun kasi masarap. Pero ang kasagutan kasi is ganito. Alam niyo ba sa Christian, sa Roman Catholic, bawal din ang pagkain ng baboy. Ang problema lang, hindi kasi tinuturo sa inyo. Oh, totoo yan eh. Hindi kasi tinuturo sa inyo. Basahin niyo yung lumang tipan ng inyong Biblia. Makikita niyo yan, ni kahit paghipo ng karni ng baboy, ipinagbabawal sa inyo. Pero hindi niyo alam, di ba? Hindi mo tinuturo ni Father eh. Hindi mo tinuturo ni Pastor eh. Hindi mo nila tinuturo eh. Di ba? Kasi makakabawas sa negosyo. Di ba? Pero ang totoo lang yan, kung sasabihin talaga sa inyo yung katotohanan, bawal din kayong kumain ng baboy. Diba? Kaya nga nagtataka kami sa inyo, bakit kami lang tinatanong ninyo? Dapat kayo rin tinatanong namin kayo. Bakit kayo kung kami tinatanong ninyo kung bakit di kami kumakain ng baboy, ang tanong namin sa inyo, bakit kayo kumakain ng baboy? Yan ang tanong dyan. Kasi bakit? Napakaano ng baboy na. Ang sagot is ganito. Sinong lumikha sa atin? Diyos. Diba? Yung Diyos na lumikha sa atin, alam niya yung makakabuti at makakasama sa atin. Tama, hindi? Pag sinabi ba ng Diyos, halimbawa, huwag mong gawin to. Regardless kung malalaman mo kung bakit niya ipinagbawal, susundin mo, hindi. Halimbawa, pinagbawal niya yung isang bagay. Tapos tinatanong mo, bakit mo to pinagbawal? Malaman mo hindi ang kanyang dahilan kung bakit niya ipinagbawal, susundin mo siya, hindi. Susundin. Bakit? Siya yung Diyos. Siya yung nakakaalam kung ano yung makakabuti sa'yo. Hindi po ba? Kaya kapag ang Diyos sinabi niya sa'yo, huwag kang magdroga, huwag kang magdroga. Bawal sa Islam yun. Bawal sa Islam ang drugs. Heroin, lahat ng uri ng nakalalasing, kahit alak, bawal sa Islam yun. Take note po. Kasi ang alak at ang lahat ng nakalalasing, nakakabangag, ay ang, kumbaga, pinuno ng lahat ng kasamaan. Kaya ang tao nakaka-rape ng bata kasi lasing, kasi lango, kasi sabog. Kaya nakakapatay, nakakamasakir, nakakapagnakaw. Anong dahilan yan? Kasi lasing, lango. Kaya sa Islam, pinakamatindi yan. Kapag ikaw ay uminom ng alak, hindi tinatanggap ang iyong dasal sa loob ng 40 days. Kasi matindi ang parusa ng alak sa Islam, mga kababayan. Sa Islam, kaya namin hindi kinakain ng baboy kasi sabi ng Diyos, huwag mong kainin ng baboy, nakalagay sa Quran. So kaming mga Muslim, masunurin kami. Sinabi ng Diyos, huwag kainin, kaya hindi namin kinakain. Ngayon ang dahilan, para makontento ang utak natin, kung bakit dapat talaga nating hindi kainin ng baboy, napakarami. Una, sinabi ko na ito doon sa ano, ulitin ko lang, kasi kahapon, nandung kagabi, nandung kami sa Hilongos. Ganito rin, meron kami mga kausap ng mga Kristiyan, nagtanong din sila tungkol sa baboy. Ang una, kaya hindi namin kinakain ng baboy, kasi ang pangalan pa lang madumi na. Tama? Tawagin kang baboy, kuya. Papayag ka? Baboy. Papayag ka, hindi? Hindi ka papayag, hindi ba? O yun. Pangalan pa lang. Hindi na talaga kaaya-aya yung pangalan. Baboy nga eh. Kaya nga baboy eh. Diba? Kakainin mo pa. Pangalawa, tinan mo yung baboy, no? Pinupunta ka sa Maynila. Yung sabi ko ito lagi. Pag pupunta ka, hanap ka ng kainan, may tinatawag na mga chicken, ano, barbecue, ganyan. May bulaluan, baka, di ba? Bulaluhan ni Aling Neneng, ha? O di kaya kambingan ni Manggoryo, di ba? O di kaya ano pa mga anon. Pero meron kayong nakitang restaurant, ang pangalan, Babuyan ni Aling. Meron kayong nakalagay, Babuyan? O pangalan pa lang, hindi na ginagamit eh.
Naintindihan niyo po yun? Oh. Ano pa? Bukod sa pangalan, madumi talaga baboy. Bakit? Ano kinakain ng baboy? Sagmaw sa waray. Sagmaw. Limaw? Ano? Pasaw sa inyo rito. Oh. Yung mga tiratirang panis. Panis na ano, panis na ganyan. Lahat yung mababaho, yun ang kinakain nila. Di ba? Yun ang problema. Oh. Sinanay. Eh, totoo naman talaga, di ba? Yung tahi, di ba, kinakain niya? Ha? Oh. Oh, kaon po, no? Usa man yung... Usa man sinanay. Nagbisaya na lang tatiri. Usa. Oh, totoo yun. Kasi bakit pangalan pa lang, baboy na nga eh. Tapos anong meron sa baboy? Tingnan ninyo, no? Alam niyo po ba na ang baboy scavenger, kumbaga kumakain ng kahit anong pwedeng kainin niya. 'Di ba? Ang baboy ano rin siya eh, kumakain din siya ng kanyang dumi kapag wala na siyang makain. Ang kaisa-isa o di kaya kabilang sa mga napakaduming uri ng hayop ay ang baboy. Kasi bakit? Kung saan siya kumakain, doon din siya natutulog. Doon din siya kumakain, umiihi, dumudumi. Hindi po ba? Yung baboy, kung saan kumakain, doon din siya dumudumi. Alam niyo po ba yun? At ang baboy, kapag wala nang makain, kahit sarili niyang dumi, kinakain niya. At ang baboy, kapag ang biig namatay, kanyang sariling anak, o pag namatay yan, wala nang siyang makain, kinakain niya. Ganun kadumi. Kaya hindi ba nagsisulputan ang mga sakit na ang dala niyan, ang nagdala ay baboy? Hindi ba ngayon sa panahon natin, tingnan mo sa checkpoint dyan. Ano yung mga nakalagay dyan? Yung checkpoint ng ASF. Ano yung ASF? African Swine Fever o flu, fever ata. Kasi dala yun ng baboy, sakit ng baboy. Tingnan ninyo yung dati pang mga sakit, yung H1N1, yung swine flu. Baboy din ang dahilan nun. Hindi po ba? Kaya dapat lang talaga hindi tayo kakain ng baboy. Isa pa, alam niyo po ba na ang baboy ang may pinakamasamang uri ng kolesterol? Yung bad kolesterol? Tingnan mo yung taba ng baboy kapag nanlalamig, di ba? Nabaktik ya, yung ano? Matindi. Ang bad kolesterol, kapag kinakain ng tao yan, ay napakadaming sakit ang naidudulot sa atin yan. Mga kababayan. Di ba? At isa pa, ang pinakamatindi sa lahat, ang baboy ay nagtataglay ng isang uri ng uod na ang uod na ito hindi namamatay kahit initin mo pa siya. Matindi ang uod na ito. Ayon sa pag-aaral, ang uod na ito ay pinangalan ng trichina worm na kahit buhay pa yung karni ng baboy, sabihin yung karni ng baboy, kahit kaiihaw pa lang, kakakatay pa lang, hindi pa siya bulok, fresh pa siya, nandyan na yung trichina worm na yan. Ang pagpapatunay dyan, kung gusto nyo, mamaya meron kayong karni ng baboy sa inyong bahay, kuha kayo ng balat ng saging na kusta, yung hinog, yung balat ha, pigain ninyo, papatakan ninyo yung karni na yon. Tingnan nyo, mga ilang minuto, meron ng kikibot-kibot dyan, kahit sariwa pa yun, kasi yun yung trichina worm. At yung trichina worm na yun, nabubuhay sa katawan ng tao, kung di yung nagkakamali sa loob ng 40 years. Kasi bakit? Paano siya hindi namamatay? Kapag nakaramdam pala ng init yung uod na yun, nagpo-produce siya ng liquid na binabalot niya yung kanyang sariling katawan para hindi siya mamatay sa init. Naglalaga ka ng sinigang na baboy, kala mo kumulo na, malinis na, hindi pa pala. Ngayon, pagkatapos mong pakuluin, akala mo malinis na, ngayon kakainin mo. Yung pala, yung trichina worm na yun, buhay pa. Pagkain mo, nandito na sa katawan mo. At nagsasanhi yun ng napakaraming sakit. Mga kababayan, sapagkat ang baboy talaga ay isa sa pinakamaruming hayop. Kaya naman sa Islam, hindi po namin kinakain yun. Pwede ka namang kumain. Bakit ka ba nagtitumilit sa baboy? Pwede ka namang kumain ng karne ng kalabaw, ng baka, ng kambing, ng isda, at napakarami pang uri ng karne na malilinis. Bakit ka ba naman kakain sa kung saan sa isang pagkain na alam mo namang makakapagpahamak sa'yo, sa inyong kalusugan? So yun lamang po kung bakit namin hindi kinakain ng baboy. Kasi bawal, sabi ng Diyos, huwag kainin. At pangalawa, napakaraming dahilan. Dahil ito ay madumi,
nagsasanhi ng napakaraming sakit at marami pang iba. So yun lamang po, maraming salamat sa inyo.